Mr. Ono, kasi parang pinatawag yata ako noon ni Superintendent Bato de la Rosa. And then nandoon din si General Ibdani na tinanong kung nakuha namin yung sinasabi na Pakistani national na terrorist, hinahanap sa amin ni Bato any documentation. Kasi pagkaalam ni Bato, is nilibing na namin. Yung sabi niya, kung pwede sana may mga documentation, kasi may report na may reward ito na $5 million. Dahil isa talaga ito, the information is, isa ito sa mga dormant cells na nandito sa Pilipinas. Sabi ko, wala na kaming mano, sir, kasi complete erase. Wala kaming ma-retrieve. Ang sa akin din, kaya nag-alanganin ako, dahil baka makunan kami ng ebidensya, masabit kami lahat. Although pwede kong i-retrieve kasi nilibing namin. So yun ang istorya kay Sally McDoom. May isang istorya din kami ni Senior Superintendent Bato de la Rosa nung siyang City Director ng Davao. Meron joint operations grupo namin, DCPO, in the Highway Patrol Group. Dito po, tinarget namin yung isang most wanted criminal ng Davao del Sur. Ang pangalan po ay si Pilisisimo Cunanan Jr. Ang alias niya is Sergeant Sisi. Dito po, napatay ko si Sergeant Sisi dahil hindi po ito nagtaas ng kamay at may baril siya. Ang dalawang kasamahan ni Sergeant Sisi na nasa loob ng kanyang pickup, ang isa sa likod may baril pero nakataas ang kamay, kaya hindi ko na pinutukan. Yung driver, wala namang baril. Dinala namin ito sa opisina ng heinous crime. Siguro mga past 11 o past 12, pumunta si Mayor and then kasama si City Director Bato de la Rosa. Dito, minura ni Mayor yung dalawa, pinagalitan, and then for almost an hour, umalis si Mayor. Pero ang instruction niya bago siya umalis, sa aming dalawa ni Senior Superintendent Bato de la Rosa, is patayin niyo na yan. Hinatid ni Senior Superintendent Bato de la Rosa si Mayor sa kanyang sasakyan. Ako, pumasok ako sa opisina ko. Pumasok si Senior Superintendent Bato and then sinabi niya sa akin, huwag mong ituloy dahil kawawa yan. Ang sabi ko sa kanya, paano sir kung magtanong si Mayor? Ang sabi ni Bato, ako na bahala. Pailan mo lang ng kaso yung isa kasi may baril. Yung driver, i-release mo. Sabi ko sa kanya, kayo sir, ang witness dito sa conversation namin ay si SPO2 Rizalino Aquino na doon sa loob ng opisina ko. Kinabukasan, i-release ko ang driver and then gi-inquest ko yung pinalan ko ng illegal position. Ito ang mga insidente na nasama ko sina PNP Chief Bato de la Rosa.